Hello, magandang tanghali sa inyong lahat. Dahil may nag-request na papakita ko daw kung paano lutuin ang watercress o tapoy. Kasi hindi daw kinakain yan, damo lang daw sa kanila. So ito yung nakuha kong watercress dun sa ilog kanina. Yan. Ito yung tumutubo sa gilid ng ilog o sa mga bukal. Ang ugat nito ay kailangan nakababad sa tubig para mabuhay. Para sa mga hindi nakakalam at para sa mga nagtatanong. So ito yung tapoy o watercress. Papakita ko sa inyo kung paano ang diskarte ko magluto sa ganitong gulay. So maraming klase po kung paano lutuin yan. Pero ako madalas na ginagawa ko, hinahalo ko lang sa sardinas yan. Pwede rin natin ihalo sa karne yan, pero walang available na karne dito sa bundok. Kaya buti may natirang sardinas. Kailangan hugasan. Ilagay muna natin dyan para matanggal yung mga kumapit na insekto. Kasi gustong gusto ng mga uunto. Pag kumulo na yung tubig, pwede nang ilagay yung sardinas. Ay, yan o. Ayun, kumulo-kulo na. Pwede nang timplahan, pwede nang lagyan ng asin, o kahit anong gusto natin ilagay, pwede. Kung gusto natin lagyan ng magic sarap, pwede. Kung ano man yan na gusto natin lagay. Tapos, pakulukuluan pa natin yan. Tapos, pag okay na, pwede nang ilagay yung gulay. Pwede nang ilagay itong gulay. Ayan, diretso na dyan. Ganyan. Ganun lang kasimple. Hindi na dumaan sa mantika yan. Hindi na kailangan igisa. Pero kung gusto natin igisa, pwede. Depende po sa gusto yan. Pwede na siguro yan. Ang watercress ay pangkaraniwan ng gulay dito sa amin. Ang akala kasi ng iba, sa ibang bansa lang nakikita ang ganitong mga gulay. Pero ang watercress, matagal lang ang gulay dito sa amin yan. Maliit pa ako, marami lang ganyan dito sa amin. Ang akala kasi ng iba, sa Hong Kong at saka Singapore lang meron yan. Kaya yung iba sa atin, hindi kilala ang gulay na to. Mangan, manhidang tapoy. So, ito na yung watercress. Luto na.